Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon, kasinawan ako ng Diyos. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 100... State of the Nation Address 2022, ang unang Sona ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ikalabing pitong presidente ng Republika ng Pilipinas. Sona 2022. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon, kasinawan ako ng Diyos. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 100... Thank you.
May we request everybody to take your seats. Hello, hello. May we request everybody?
State of the Nation Address 2022, ang unang SONA ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ikalabing pitong presidente ng Republika ng Pilipinas. SONA 2022.
request everybody to sit down. Please sit down. Nobody should be standing at this time. Protocol officers, please see to it that everybody is seated. Thank you. Thank you for taking your seats. Kayo po dyan sa dulo, pwede pa po maupo kayo dyan? Lahat ng congressmen at senators, nakikiusap po ang PSG na maupo ho tayo lahat. Please, again, take your seats. State of the Nation Address 2022, ang unang Sona ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ikalabing pitong presidente ng Republika ng Pilipinas. Sona 2022.
its independence. Freedom and prosperity. Filipino spirit. Ang ating mga kababayan. We, the Filipino people. Side by side. In government system and tradition. Emerging market in the region. Buhay na buhay na ang Pilipinas. The land of promise. At sakripisyo ng bawat isa. This is a historic moment for us all. You, the people, have spoken. And it is resounding. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. A country that in almost every sense is you. Now imagine what you and government can achieve together. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. Never forget, we are Filipinos, one nation, one republic, indivisible. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
On the part of the Senate, the joint session is called to order. On the House, part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Samiweng Singers of Ilocos Norte. Bayang magiliw, pero silang silang manay, alam ng puso sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa mandulupi, di ka pasisigil, sa dagat at bundok, sa simula, sa langit mong bakaw, may dilagang tula. Paglayang minamahal, ang kislap ng wataw at mo'y tamo, ay nanagniningning, ang bituin na taro niyang kailan, pag may di magdidilim, lupa ng araw na luwal, at itpong sinta, buhay ay langit sa piling mo. Mamatay ng dahil sa'yo. Please remain standing for the nation's prayer. Aming manlilikha, tagapagbigay buhay at liwanag ng sangkatauhan. Salamat po sa iyong pagtangkilig at paggabay sa bansang Pilipinas. Salamat po sa kalayaang magtipon tulad ngayon ayon sa talaga ng aming saligang batas. Salamat po na kami dahil sa kabayanihan, pagsisikap at sakripisyo ng aming mga ninuno at mga bayani ay nabuo upang maging isang bansa at isang malayang demokratikong republika. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagpalain niyo po ang aming pagtitipon ngayon upang aming dinggin, liwanagan at suriin ang kalagayan ng bayan, ang state of the nation. At upang italaga sa inyong gabay at tangkilik ang mga magiging hakbangin ng pamahalaan sa pangunguna ng aming Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Biyayaan niyo po kami, mga mamamayan at mga namumuno, ng patuloy at tumitibay na pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan bilang pagsunod sa inyong mabuti at magandang kalooban. Kasihan niyo po ang aming Pangulo at ang pangkat ng kanyang mga tagapangasiwa, ang aming mga mambabatas, ang aming mga hukom, at ang mga tagapagpairal ng katarungan, ng dalisay at ibayong kaliwanagan, karunungan, katuwiran, at katapatan sa kanilang banal na tungkulin. Patuloy niyo kaming turuan. At atahayin kaming lahat ng mga mamamayan at mga pinuno tungo sa dakilang pagkakaisa na magbubunga ng ibayong kapayapaan, kaayusan, kaunlaran, kasaganaan, at kasiyahan ng lipunang Pilipino. Magpatuloy po tayo sa personal na panalangin. Mangyari ang bawat isa ay tahimik na manawagan sa may kapal. Okay.
Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Thank you very much.